Always, yun kung na nakita nyo kanina yung video natin, namimigay tayo ng NMD, namimigay tayo ng upuan, namimigay din tayo ng... Mga Steam Wallet, Arcana, lahat na! Gift certificate mula sa Dinerly. Shoutouts to Boss Alvin Beltran and Mr. Alan Katu sa mga sponsors namin dyan. Thank you. Eto na. Salamat, salamat, mga boss. Napakainit ng laban, mga chong. TNC Pro Team versus Mineski. Unang araw yun ng PGL, yun pare. Pare, alam mo, pili ko yun yung ilaw, pare. Oh, hindi binubuksan ni Leki. Bukas, pare. Hindi, may ano eh. Uy, saan game? Lek, pwedeng patanggal nung ano. Alam ang ganda mo, nung diffusal. Yun naman pala. Kaya, ganda nung diffuser ni Leki. May cool. Fake pala yun. May print, pare. Paano ka? Shoutout sa lahat ng mga tao dyan sa barangay at sa ating Twitch chat. Eto na, sinubukan na namin dahil gusto namin first ban. Nandito chat na kami kagad. Chen, Naga, Batrider, Balanar ban para dito sa TNC, pare. Habang Mineski naman, Omni Knight, Earth Spirit, at saka Terong Blade. Uy, respect ban for both teams. Eto namang Witch Doctor. Alam mo, feeling ko sa past na 20 games na TNC na support si Kuku, 15 times. Mga ganun na. Estimate ko lang yun. Pero mga 15 sa lahat ng 20 nilaro ng TNC. Puro Witch Doctor. Si Kuku. Papa Chen. Easy lang kayo dyan, mga kaibigan. So, eto na. Witch Doctor pack, pare. Alam mo naman, burst capability ng isang pack at saka Witch Doctor dito. Eto na, TNC. Puro respect ban na naman, pare. Broodmother. For Ice. Na usually, maybe, ginagamit din ni Ice yan. Maring parang wolf. Feeling ko nag-set up din sila para sa Tinker kasi maganda siyang answer sa Death Prophet. In general, sa Sand King Death Prophet, yun yung ano niya, ang pinaka kinokontra din. So, having banning the Brood tells us na baka gusto nila mag-Tinker kasi Tinker struggles heavily magpupush against sila. The Broodmother. Tama ka dyan. At alam mo, si parang Armel, Tinker user din naman yan. Lalaban yan, mga chong. Ito naman, Mineski. Nilabas na nila kagad ang kanilang mid lane. Parang halos parehas yung plano ng both teams natin dito. Paring Wolf, yung isa, Post 4. Yung isa naman, mid lane ang binigay nila dito. Death Prophet. So, lalaban sila sa mga ultimate dito, paring Wolf. I like the Lycan ban dito wala sa Mineski. Death Prophet struggles against Lycan kasi kung may exorcism, tatakbuhan lang din ng Lycan. Ng Lycan dito. Ano kaya ang sagot? Yeah. Ano sagot ng TNC? Sa tingin mo, Armel pack na to, Maring Bull? Pwede kasing offline din na pack. Pwede ng offline na yung pack dito ngayon eh. Hindi ako sa there's the OT. Okay, so the possibility of DK ay makikita natin dito para sa side ng TNC. And also, Medusa. Si parang Armel, nagmi-Medusa din dito. DK, Medusa, Underlord also pinipikin din niya ng TNC. So, possible din na iban nila na i-ban or pick. Ban na Mineski or pick na TNC. Yeah. Underlord. Timbersaw is also in the pool na pwede natin piliin dito. Para sa side ng... both teams. Eto, Chaos Knight ban for Mineski. Again, parang maganda para sa isang DP. Ayaw ng mga DP ng mga Illusion Heroes dito. Tama. So, priority ban nila dito, yung Terror Blade, yung Lycan, at saka yung Chaos Knight kasi nag-set up sila ng DP. So, mga yung mga Mumu, atakay yung mga Illusion, mga Chong. Ayaw ng mga Mumu. Ayaw nila ng mga Mumu. Hindi, kasi yung mga niyan, mga Exorcism Ghosts, isa-isa lang pinipili niya. Ayaw niya ng mga mararami. Tama ka dyan. And what will be the third pick para sa TNC, pare? Dito na natin makikita. Ito na nga, the next assassin. This will be a safe pick para sa TNC. Wala sila masyadong ni-reveal dito. Super open pick. Alam mo, hindi malayong pumik dito ang TNC ng Invoker para kay Armel. Isa sa mga pinaka magandang combo. Magandang combo with the Nyx pack setup para dun sa Sunstrike. Siyempre, even the Witch Doctor. Pero pwede rin naman kasing mid yung pack. And yung Nyx assassin nga, pwedeng offline. So, sobrang hindi pa natin alam. Aside from the fact na Witch Doctor will be a support. At feeling ko kasi kung nagsisetup sila ng Invoker, alam mo naman si Armel, isa yan sa mga ace hero ni paring Armel. Binabati ko pala si Armel kasi tropa natin yan. Kumbaga, bumibisita sa atin yan. At eto na, Disruptor Mineski. Pare, going for the all-in clash type. Sobrang standard. Clash sobrang type. Teamfight oriented din itong Mineski. Medyo safe siya dito. Aside from the fact na may Nyx Assassin, yung Disruptor will be safe. Just because of how Nyx Assassin goes to the backlines para magpitas. Yun yung ayaw ng mga Disruptor. Pero siguro kasi, yung Pack and Witch Doctor, they will really focus on the Death Prophet. And Mineski is also
protecting the Death Prophet this time. Oo, kumbaga protektahan ng mga position 2 tong laban natin dito, exactly, mga chong. Exactly. At alam mo, gusto ko yung Disruptor against the Puck kasi anytime, pwede niya i-silence, pwede niya pabalik. But I like this Gyrocopter pick mula sa TNC Pro Team, pare. Ibig sabihin lang nito, mid-game pa lang, mga kaibigan, gusto na makipagbakbakan ng TNC. And for sure, ibibigay nila kay Armel lahat ng farm dito sa laban natin. Feeling ko, pipili na nila dito ang last pick yung Dragonite. So, with their Gyrocopter. Kasi binan yung OD. Binan yung OD. OD. Oh. Maybe, but they will last ban the Razor if ever. If hindi naman ko na minis yung Razor. Hindi na ako ninyan. Okay, Lifestealer for paring Moshi. Yeah. So, naghihintay na lang tayo ng, si Ice yung last pick. Yeah. It will be the last pick para sa Mineski. So, I'm looking for offlaners. Banda Inch. Inch ang kanilang binan. Enchantress, ice. Alam mo, despite them having great heroes against Enchantress, di na nila binigay. Sobrang respeto din kay paring ice dito. I smell a Visage Wolf. Visage. I smell a Mineski Visage. Feeling ko kulang pa sila dito ng isang papasok na hero. I mean, yes, the Sand King is a good initiator, pero feeling ko they need one more. To be honest, hindi ako magulat kung may... kung meron sila dito Monkey King. Para sa Mineski. Mineski, yeah. Pero Timbers, for sure, DK invoker na to sa kabila eh. DK or invoker na to sa TNC. Yep, kasi, I don't know. I'm not seeing mid-puck against Death Prof. Pero actually, okay lang. Kasi pwede mo takasin din yung Spirit Siphon with your skills. And you have silence as well. But you have the potential din kasi ng rotation ng Sand King Disruptor. Baka mahirap mga talaga sa mid lane. So, probably they will go for the DK. And Invoker will have a hard time sa mid din for TNC. So, yung Mineski dito, nag-uusap-usap pa rin, mga kaibigan, kung sino ba ang iba ba nila. So, habang nag-uusap-usap sila, meron pala tayong giveaway, mga chong. Namimigay tayo ng upuan, namimigay tayo ng sapatos, namimigay kami ng arcana at ng gift certificate mula sa Dining List, mula sa Jack in the Box, at mula sa Mineski Infinity. Ang kailangan nyo lang gawin, manood lang kayo at sumali sa ating raffle promo. Meron tayong one Benjamin, yun yung pwede nyong i-ticket sa raffle promo nyo. At kada panood nyo ng 10 minutes, meron kayong one Benjamin. Tama. Ice Bayon. Tama tayo dito. Parang imagine, pinamata nga na Mineski ang Dragonite pick dito para sa TNC. So, binana nila. Kumbaga, nabasa na nila eh. Kumbaga, matik na eh. Kasi ang ganda ng pick ng Dragonite dito, kulang sila ng isang strength type na pwede tumangke. And mang babackline lang yung Gyrocopter. Tapos mang zone out yung pack dito. So, Invoker na siguro ang last pick ng TNC dito. Mukhang ibibigay na ng Mineski to, parang Wolf. I think so too. So, I'm looking for offlaners dito para sa Mineski. Underlord should be fine with the Hood of Defiance. Pwede niya siguro tankihin. It's also good with the Death Prophet. Tapos, feeling ko Beastmaster nga. Pwede nga nila kunin dito. Sa Mineski. Okay, good control. So, ang Nostra mo, Underlord, Beastmaster. Something like that. Or even a Brew, to be honest. I think hindi pa napipick dito yung Brewmaster. It's great against Puck, great against Gyro. Oh, Brewmaster ni Ice. Actually, pwede siya mag-struggle sa Gyro kasi pwede siya mapatay sa late game, pwede siya ubusin. Pero pwede na makasimpali pa rin na lang siya. Or kahit ano kasi sobrang laki ng hero pool ni Ice. Yeah, eh, kumbaga di natin talaga mabasa din. Nga dito po, potential nga rin eh. TNC's turn. Oh! I love it. Sa lahat ng hula natin, Magnus. Ang hindi natin nasabi. Tama. I like isang main hero ni paring Ice, mga chong. I like it a lot. So, lalaban talaga sila dito. They often to go for the set. Apakala natin, gagawin nila yung Lifestealer pick-off game. Pero ang mas gagawin nila dito is Fighting Dreamers. Wala talaga, Fighting Dreamers fighting talaga to. Fighting Dreamers. Reverse Polarity. Faceless Void, feeling ko TNC. Pwede nilang kunin. Pang-counter Fighting Dreamers. Pero feeling ko talaga. Or Centaur. Feeling ko Invoker na talaga. Feeling ko. Invoker, yes. I think Invoker with Razor, then Centaur. So mid-Armel to, Pak. Ang problem ko dito sa Tidehunter, kaya ngert lang to ni Lifestealer sa lane, ni Death Prophet din. I mean, yung Death Prophet Spirit Siphon kasi nakadepende rin yan sa maximum HP. Yeah. Tapos, sobrang dali niyang i-silence dito. Maybe for a counter... counter Ravage, that would be great. Mali yung mga Nostra. Nagkamali kami, pero at least nakapag-Nostra kami ng DK dito, mga kaibigan. Mainit ang laban, hindi natin expect. Akala natin this will be a pack safe lane kasi usually na usong ang pack safe lane. Off lane din, ginagawa rin naman ng mga teams yan. And
Ito na naman, Magnus ni paring Ice, mga tol. And Matic. Explosive to. Explosive to. Tandaan natin, nahihirapan ang TNC lagi kapag kalaban ng Mineski. Bihira lang sila manalo dito. After TI7, mga chong, kung papanoorin nyo yung mga recent matches, yung mga past broadcast, sobrang hirap na hirap ang TNC. Kahit nung lumipat si Armel sa kanila, That's true. Ang hirap talaga. Minsan lang sila makakuha ng magandang game against Mineski. And looking into their draft, medyo may chance naman yung Tidehunter din kasi ang gandang pan-disrupt sa Fighting Dreamers. Dama. Sa Fighting Dreamers composition ng side ng Mineski, mga chong. So, ipapasa ba na dito, Direk Leggy? Alam mo, feeling ko, hindi na natin ipapasa eh. Hindi naabot yan. Nararamdaman ko. Kaya, shoutout na lang kay Bossing. Ha? Ah, sige. Bahala pero, na. Sige. Basta, kung ako sa inyo, rekta na to. Hindi, kasi... Pangit yun eh. Oo nga eh. Pangit yun eh. Sa next, ano na lang. Bahala na, ha? Ah, talaga? Well, sige, bahala na tayo eh. Bossing natin yan eh. Mm-hmm. Sige, basta, punta tayo dito sa laban. Oo, oh, so pakilala na muna natin, mga kaibigan. Rekta na to kasi wala nang no choice. Mukhang mainit ang laban natin, mga kaibigan. It mainit will be Mineski versus TNC. Eto na nga, mga Bobby D. Simulan mo na, paring goal. Pakilala mo muna kaya. Kuku, sa kanyang Witch Doctor, sobrang classic. Teams naman with the Assassin Armel on the puck. Raven with the Gyrocopter. Sam H with the Tide Hunter. At sa kabila naman, mga kaibigan, si Jobs ang Sand King natin dito. Ice ang Magnus, si Mushi ang Life Stealer, Ninja Boogie ang Disruptor, at si Paring Moon ang Death Prophet. Alam mo, Paring Wolf, marami paring nakikipagdebatehan dito kasi sa nangyayari sa TNC, medyo lagi silang nachuchugi, di ba? Kumbaga, marami nagtatanong, bakit kaya si Kuko ang position 5? Maraming mga tao nga ayaw nun at tayo, alam natin na gusto natin kasi okay lang sa atin. Ano ba sa tingin mo doon, paring Wolf? Ang masasabi ko dyan, hindi kasi yan sa feeling nyo dahil sobrang husay mo sa mechanical skill. Dapat mid ka na lang. Dapat mid ka na. Hindi ganun yun. Sobrang, kasi yan mga chow eh. Si Kuko kasi, nakikita niya yung, pag position 5 ka kasi, position 4 ka, dapat makita mo yung buong mapa. Kumbaga, lahat ng galaw makikita mo. And the fact na si Kuko ang captain nila. Feeling ko si Kuko nagko-call ng ano dito eh. Nagko-call may baby dito eh. Ayos ba yun? Napaano ka dyan, boss lol eh. Nasa kotse pa si boss lol eh. Sige, basta boss lol. Tuloy na natin to. Pagdating mo, nakahanda na ang sinigang, boss lol. Kaya, eto na. Ayun oh. I think nasa ang pool lang sa TNC, to be honest, it's not the mechanical skill at all. Feeling ko yung leadership din, shot calling, yan ang pinaka kailangan work on ng TNC. Pero, again... Pero okay naman, para sa akin, okay si Kuko yeah, eh. He's great. I mean, ilang months pa lang ba? You can't expect na pagdating nila dito, sila na talaga ang pinamalakas sa Southeast Asia ng ganun-ganun. Kahit yung Mineski, hindi naman yun sa simula, malakas agad eh. Oo, kumbaga, nag-a-adjust pa yung mga yan. Tsaka both teams, magkaiba yung ano nila, yung playstyle nila. Kumbaga sa Mineski, skirmish type playstyle, hintayin ng cooldowns. And meanwhile, yung TNC, bakbakan kung bakbakan eh. Bakbakan jutsu. Bakbakan jutsu in the early game ang gusto ng TNC dito. And Ice, interesting, hindi siya nag-pull dito na usually ginagawa niya sa offlane, parang Wolf. Wow. Mm-hmm. And yan ang pwede natin expect din kasi this up against, isipin mo, sobrang daming stun. Mm-hmm. Nyx, Witch Doctor, may potential pa nga ng Gyrocopter dito na mataas yung damage. Tapos pwede pa niya i-worry yung Maledict tsaka Homing Missile or Maledict plus Rocket Barrage which is napakasakit. Katulad dito. Kaya. Pero level 1. Dito mamay Maledict dito pare ha. Ito mga kaibigan, ang ikot ni paring Jobs at ni paring Teams sa ating mid lane. Tandaan natin, yung mid lane natin pinaliit yan mga chong. Kumbaga ang hirap ng umikot dyan, ang hirap na mag-wrap around kasi mga Tory dyan pinalapit sa mid. So bilang position 4 at wala nang experience ang bounty rune natin ngayon. Parang hirap na makipagbakbakan kagad sa mid lane. Parang good. Plus 3 lang. Pero sabi dito ni Ice. Hindi ako makakuha ng kahit ano sa bot. Dito ako sa mid. Oh, grabe naman yun! Hanggang dulo nang walang hanggan onto the Burrow Strike. Walang mana si Moon. Uy, pero Ninja Boogie getting the first blood onto the top lane, mga chong. Oh, medyo off-cam kill, pero magandang bigay para sa Mineski. Yan, sinabi ko ba't ayaw ko ng Tidehunter para sa TNC. Kasi sobrang easy food niya dito. I-scratch lang siya ni Mushi. Percent health percent based ang damage ng Lifestealer with a Feast. Tapos may magic damage pa coming out from the Disruptor. Na isa yung Thunderstrike kasi, mathematically speaking, siya yung pinakamataas na kaya i-deal na damage. Sa level 1. Yeah. Parang Shadow Strike din. Tama ka dyan. Although, syempre, it
deals damage over time. But the thing is, pero ito ang second attempt ni paring Ice onto the mid lane, mga kaibigan. Habang pero wala naman siyang mana doon, nananakot lang. Ang galing din ni Ice, tinan mo lumipat na ng lane, pare. Oh. Ayaw. Ayaw niya na sa baba. Ay, alam mo. Ayaw na sa baba, men. Yan ang mga yung OG. Hindi ka makakatanggi diyan. Alam mo naman tanggihan mo si Ice. Alam mo, ikaw si Moon. Magrereklamo ka ba? Oo, Ice. Magalit ka ba? Hindi pwede. Hindi na. Kumbaga, at ginagamit pala ni Ice ang pinaka isa sa mga A0 niya dito. The Master Baitors. Taga ano, pain. Pain lords. Taga pain yan. So, ang magiging pinaka-dynamic dito na laban is Lifestealer versus the Gyrocopter, which we can expect na mas maganda para sa Lifestealer. Oo. Almost all the time. Feeling ko talagang inano na lang din nila ng TNC, niris na lang din nila ang Tidehunter pick. Kasi kumbaga, knowing na Fighting Dreamers yung lineup talaga ng Mineski, yung kaklash ng kaklash, sobrang ganda din talaga ng pang-disrupt, pang-disengage ng Ravage para sa side ng Mineski dito. It's I don't know, parang Manjin, kasi sobrang mag-struggle sila. Maybe ang idea nila is, kunwari, pag nag-initiate yung Magnus, for example, tsaka yung, pwede sila mag-counter Ravage. Counter go, Pero, anong pumipigil sa Mineski para mag-BKB, right? Pwede so, siya. Tsaka hindi naman yan mga maasim, Overall, sobrang hindi ko gusto yung decision nila doon. But let's see if it pans out. Nasa execution pa rin naman yan. Nasa execution ng TNC yan. Kumbaga, pagalingan mag-computer yan. At eto na nga, Ice dito. Nag-uunahan. Grabe naman to si Ice. Walang pakialam sa mundo, pare. Long hair, don't care. Long hair, don't care. Utin mo, may square pa. Wala naman tatamaan. Ice yan, mga kaibigan. It's just level 2 though. Yun ang problem para sa kanya. Mm-hmm. Level 2 lang siya. Tidehunter nga, 0-0. Walang magawa sa lane. Pero I think in terms of levels, lamang yata yung Tidehunter. Kasi safe lane, may kahati siya ng lane doon. At pero alam mo, si Ice napapersa ng umuwi dito, paring Bolt. May binili ata siya dito. 6-0 ang kanyang last hits dito. At alam mo naman, ang isang Magnus, hindi kailangan ng masyadong madaming farm. Kahit level lang, pwede na. Kasi pwede niya namang gamitin yung skewer niya pang initiate. What I like about what TNC is doing is itong si paring Armel having a great time sa mid. Which this speeds up the tempo ng TNC kapag nakalaban. Kasi mas maaga mag-online si Puck, mas maaga sila makapag-teamfight with the Gyrocopter cooldown at makakapag-ikot sila sa mapa much faster than Mineski. So that is, I think, great going in for TNC. Tama ka dyan. At least kahit papano, pwede nila ma-utilize itong Puck. Kapag nag-level 6 pa yung Puck, tama ka, paring Wolf. Pwedeng umikot dito ang Nyx Assassin at saka si paring Witch Doctor dito na si Kuku. Meanwhile, si Jobs dito nagpapa-level. Ang hirap na rin kasi talaga mag-support ngayon . Wolf, hindi nakagaya dati na pwede kang gumalagala. Bounty-bounty lang. Kuha ng experience. Ngayon, mapipilitan ka talagang pumunta sa lane mo. Mapipilitan ka talagang maki-lane, mga chong. Nakawin. Boss Lon, paano ba yan? Nakahanda na talaga yung sinigang mo. Nakahanda na kay Boss Lon. Ayaw mo ba? Pero eto na nga mga kaibigan. 6 minutes ang ating laban natin dito. Oy, ang ganda ng stand dito para kay Tidehunter, mga chong. At ayan, here comes the glimpse and the thunder strike. Samage. Pero meron siyang dyan. Meron siyang tinatawag na shrine dyan. Although this will force out rotations mula kay Kuku, this will allow a little bit of space para kay Ice sa bottom lane. Pero lumalaban pa rin. Lumalaban siya sa dito. Lumalaban sa cancer dito, mga kaibigan. Thunder strike. Isa pang hit. Mukhang Ted Bull sa ata si Kuku dito. Chak! So much magic damage. Hindi ko alam kung anong level nung Disruptor Thunder Strike. But pwede mo yung edge mo. Oh! Sa taas naman. Solo kill by Raven. Nicely done. Pare, kung hindi ako nagkakamali, yung Tidehunter ata natin, level 2. Level 2 lang. Direk, patingin nga. Level 2 nga. Nga. Pero si Mungusur din ata. Si Ice din ata. Level 3 na si Mungusur . Isang level lang. So, almost level 4 na. Oo nga. Hala, nahirapan si Samage talaga dito. Wala, like I told you, Tidehunter is not good. Against the Lifestealer. Pero tingnan natin. That's what, yun lang gagawin sa kanya. Sakit. Parang hindi rin siya makunat dito. Pwede pa i-glimpse pabalik yan. At ang kinetic field, kasi di ba normally mga stunts against Tidehunter hindi masyadong maganda kasi na nakakraken shell lang. Yung kinetic field, walang pakialam doon. Tsaka i-glimpse. Walang pakialam nga doon. Grabe dito. Dominating si paring Mushi dito sa top lane. Meanwhile, medyo maganda din naman ang bigay ng TNC sa baba kasi at least kahit papano nakokontrol nila si Ice, mga chong. At saka bilang Tidehunter, wala ka naman din lang pakialam sa item mo. Ang pakialam mo yung level, pero dun yung medyo natsutsugi siya. Pero gandang skewer dito, mga kaibigan, para kay Raven.
Oh, lumalaban sila. Stun connection. Rocket barrage. And Ice will fall down once again. Here comes Kuku. Uy, uy, pero oh, ganda ng barrel strike dito ni Mr. Jobs on to 3. Kaso may maladik siya. Dalawang bigay para sa TNC dito. Beautiful rotation mula kay Kuku at saka kay paring teams, man. Napaganda. I think that's what they need as TNC. Continuously direct, apply pressure dun sa Magnus. Pero if you think about the net worth chart dito, super erratic ng ating... Wow, big wala, word. Wala akong maisip na word. Tingnan mo naman, tatlong matatasas, puro mabababa, puro mahihirap. Oo, dalawang libo. Dito. After nung tatlong mayayaman, 2,000 na yung pinamayaman. That's a death profit. Pero si Armel dito, mukhang maganda ang bigay. Naghihintay na lang din siguro si Armel dito nang pwedeng maganda niyang pasukan. Oh, no. Pero nagkaroon ng switch lane, pare. Switch lane sa baba. Oop! Pero tatlo dito ang gigera kay Mr. Moon, mga kaibigan. Mr. Moon, level 6. Eto na ang Dream Coil. Eto na ang Illusory Orb. Pag nabuhay, ewan pag ko na pag nabuhay lang. Yan, niloko mo na. Niloko mo na sarili mo. Oh. Uy, grabe. 4-3, pare. All things considered, that's great for TNC. They can't keep up the pressure. Like, katulad nga sinabi natin kanina. Kapag mas maganda yung start ng pack, mas makakapag-rotate dito ang TNC. At yun yung nagagawa nila ngayon. They have the Gyrocopter cooldown. Wala pa silang Tidehunter ultimate dahil sobrang baba pa ng level ng Tidehunter dito. But because of how they can apply the pressure, pwede silang mag-create ng space. At ayun, ganda ng stun ni Kuko doon, mga kaibigan. And Ninja Boogie will also fall down, mga chong. 5-3 ang ating scoreline. And Raven, ng Raven and Kuko connection, parang Wolf, ang nagdadala ng tempo sa side ng TNC. Suddenly, level 5 na ngayon si Tidehunter. That is great. Malapit na siya mag-6. TNC. At pwede pa nga nila consider nakunin yung Tome of Knowledge para dun sa Tidehunter at come level 10. Actually, 10 minutes. Actually, mabilis na mas pinadami yung amount ng experience na makukuha mo sa Tome of Knowledge. Dati 500 lang, ngayon 700 na ata. True. Kung hindi ako nagkakamali, paring Wolf. So anytime, magkakaroon na rin ng level 6 yan si paring Samage. And si Ice, kaka-level 5 pa lang ngayon, pare. True. Hop, pero mukhang papabalikin nata dito. May barrel strike na naganap sa baba. Pero yung cameraman natin ayaw niya ipakita sa baba, mga kaibigan. Spirit Siphon at yung mga exorcism ang mapipitas kay Sam H dito sa bottom lane. But in a transition to taking the push, although patapos na rin yung exorcism, talagang mababalan level dito nung Tidehunter. Eh, mabilis na din siya mag-respawn. There was a ton of knowledge picked up by Disruptor tsaka doon sa Nyx Assassin dahil 10 minutes na. At ang maganda sa ginawa ng Mineski rotation sa bottom lane eh, nakapag-push nila dito. Oo, dalawang mapa na, dalawang lane na open para sa side ng Mineski. Nandito si paring Kuku, Sandstorm para dito kay Jobs, but na homing missile. Tatamaan si paring Moon dito. Nandito na rin si Teams, malitik para kay Kuku. May call down, may rocket barrage, may impale, binuhos na nila lahat. Raven dominating dito, paring Wolf. Uy, 10 kills. 10 kills, 10 minutes, pare. Oh, 1 kill per minute so far for both of the teams. There's the Lifestealer na pinamayaman. Veil of Discord picked up by the Puck. It amplifies the magic damage ng TNC. Kasi meron silang Gyro, Holdown. Meron pang Nyx Assassin. Nyx Assassin na may damage din. Even the Ravage is magic damage. So, I like the Veil of Discord first para kay Armel. Kasi ito yung nag-aalaw sa TNC na mas mag-amplify pa yung damage, mas mabilis pa yung kanilang damage output. And even yung Maledict din. Correct. It is also amplified. Tsaka magandang bigay dito para sa side na, kung papansin namin ginagawa ng Mineski ngayon, giving the Sand King experience. And Mineski, knowing na, alam nilang may damage na si Mushi dito, sinasama na nila si Mushi sa mga clash nila. Kasi kaya na ni Mushi pumatay din talaga eh. Pero Vendetta has been activated by teams dito para mabuhay siya, paring Bolt. I think na naghihintay na lang din ng mga timings dito ang Mineski, like a Blink Dagger for example, or an ultimate dito mula kay Ice. Wala pa silang way of initiation so far, aside from the fact na mayaman na yung Lifestealer. Yeah. Mayroon naman silang Sand King daw at naghihintay lang din ng Blink Dagger. Medyo matagal pa. He's gonna go for the one first. Tsaka naghihintay din siya ng kanya level 6 dito para kahit naunahan pa siya mag-level 6 ni Sam H dito na nahihirapan kanina talaga. Well, support na din naman talaga. Pero Mushi, mukhang magja-jungle na lang siya dito, pare. Item niya dito, Mordigan and Sangge. Sangge niya siya. Naku. Eh, ito na ang ano, nagkasa upuan ng driver seat, paring Wolf. Na paano yan? Oo, ni-reserve na yan para sa'yo, Boss Lutz. What's good? Oo, what's good? Magandang gabi.
Wait lang. Moon, oy! Nako po, na-burst down. Even with the silence, it wasn't enough. Kasi nakapagbato na ng mga skill yun. Yung TNC noong time na yun. Chill mo na ako, chill. Chill. Mainit ang laban, Boss Lon. Parehas Fighting Dreamers yung lineup ng both teams natin. Action Jackson. Pili ko, lamang yun eh. Okay lang ba tong headset ko? Naririnig ka naman ah. Oo. Tanong... Swap na lang. Oh, ito. Swap. The swap headset, mga kabigon. Meanwhile, Ice dito. Tinamaan siya ng mga coconut. Tapos binindeta at inilusory orb. Back out. 8-4 ang ating scoreline, Wolf. Ganda nung rotation for na sa TNC. Nakakuha sila ng kill kay Ice. Further stopping yung growth ni Ice. Yes. Magandang gabi sa inyo lahat. What's good, yo? Oo, what's good? Kamusta naman ang traffic, Boss Lon? Wala eh. Hirap mag-park dito sa... sa office. Studio natin. Parking. Studio X. Ito na. Hoy, grabe naman. Spike Carapace activated by Mr. Teams. Pero dasa of appearance, napabalik siya dito with a static storm. Oo, pare. Hindi nakapag-ravage dito si Mr. Samage. Here comes the exorcism para kay Mr. Moon. At ayun na ang call-down. Binus lahat kay Uncle Mo. Silence. Uncle Mo, papasok siya dito. Uy. Hindi neutral siya kapasok. Hindi siya nakapasok. Pero pinatay siya ng neutral, man. Hello. Eh. Pip, kailan ba huling nag-gas na tatlong tao, no? Tito Big and Joey. Tito Big, oo. Noong unang panahon, mga kaibigan, pero wala eh. Tito Big and Joey. Hindi kasi kasalanan din ng, ano, yun, ng time zone difference. Akala ko kasi alas 10 talaga. Kasi nakalagay kasi sa poster 10 PM. Hindi, sa call time naman talaga eh. Kumbaga, ang problema pala, that mas maaga ka ng 2 oras sa, ano, sa call time. Sa call time. Kasi hindi mo alam eh kung anong mangyayari, di ba, Kuya Wolf? May mabibilis kasi yung mga laro kanina. Kanina, mga 30 minutes lang. Mabilisan ang bakbakan ngayon. Mabilisan, pero sabi nga ng mga panelists natin, ito daw ang pinakamatagal na pwedeng bakbakan ngayong araw. Pwedeng uminit. Pwedeng uminit. The best game of the day. Ito. Ayun na nga. Oh. Hoy, pero nandiyan si Paring Mushi. Paring Mushi lumabas na at nginert-ngert niya dito. Si Paring Kuku at namatay na kagad si Kuku, mga kaibigan. In sunusunod pa nila, unstoppable na si Raven dito. Counter go para sa side ng TNC. Pare, pinasok nila yung 5. Masyadong mainit sa dance floor yung Mineski. Laban sila lalaban dahil mayroon silang ano. May life stealer. Pero what do you think of this situation? Siguro dahil wala pang dagger si, ano, si Ait. Napadagger na, isang daan na lang, men. Isang daan na lang. Pero ito kanina, pinamayaman si Paring Mushi. Ngayon, nakungusan na siya ni Raven. Pero si Chip Armel ang back. Si Chip yan eh. Item check nga tayo direct. Chip maganda, maganda nga ang bigay kaya na dito kay Chip Armel. Chip Armel. Ayan, item check tayo. Look at this. May ka na pala si Samage. Maganda recovery dito. Ito yung started from the bottom, now we hear na itong si Samage. Oo, nahirapan siya. Pero nabigyan siya ng ano dito. Importante. Ng mahalaga. Hindi, importante. Para kay Samage dito na mag-step out. Step out. Step up pala. Step up of the crowd. Think outside the box. Pero eto na, mga kaibigan. Kailangan nila ma-utilize yung ravage na maganda para sa cooldown din. Pero medyo nahihirapan na Mineski po may position dito. Eto na. Chip Armel with the initiation. Pero nag-grip siya dito. Napakagandang static storm coming out from the disruptor. Pero nachugi pa din ang death ward. Ang lambot si Moon, ni Paring Moon. Uy, ang ganda na pasok ni Teams dito. Naku, double kill. Ang lakas ni Raven. Napakalakas ni Raven. This is bad para sa Mineski. Alam mo, feeling ko hinihintay na lang nila si... Vapor dito ng Mineski. Feeling ko hinihintay na lang nila dito ang umarangkada si tropang Ait eh. Kumbaga, alam mo naman si Ait. Nakuha niya na ang kanyang dagger dito. Kasi alam mo, sa meta ngayon, mga men, uso ang Gyro. Gyro is almost unstoppable sa ano. Gyro is the key to victory. Kumbaga. Ewan ko, mataas ang win rate ng Gyro sa patch ngayon. Mid-game pa lang kasi pwede nang gumera yung ano Gyro. Ano bang nangyari sa kanya, Kuya Wool? Bakit na lumakas ang Gyro? Explain mo. Yung homing missile kasi na yung hotdog. Wala na siyang cast point. Pinalakas yung fixed na yung damage. Pinasustansya yung hotdog kasi. Pinasarap yung hotdog. Ay, nako, mga marami na namang... At saka, kumbaga, pag na... So, ibig sabihin yung build dati. Ako, build ko talaga din hotdog eh. Hotdog build. Pwede na. Pwede na. Acceptable sa move. Acceptable na. Ako dati, pag nagagairo ako. Hotdog build talaga. Wala akong pake. Alam mo yung mga, ano dyan, yung mga black cannon. Sus, mahina. Wala dating, Walang dating yun. Hotdog. Ibig sabihin ngayon, hotdog build is very good. Jumbo hotdog, kaya nyo ba to? Yung level 1 ni Raven,
hotdog eh. Tapos wala nga, hindi makapag-lane si ano. Si Moosh. Ay, number two, si Uncle. Maganda yung bigay kay Uncle mo. Si Uncle Sir Jeep. Ano ba yung maganda? Maganda yung bigay kay Uncle mo. Kaso yung mga tropa niya, taghirap. Pero ang problema dito, nasa bottom of the food chain yung apat ng ano. Oo, tama. Ng TNC. Napaano sila? Ba't ganun, men? Ang baba eh, nung sa ano din eh. Maan ba sa laning phase ba sila na ano? Nachugi sa, sila sa top sa ganking, lane. Sa ganking. Oh. Malapit yung ganking ni ano. Pero bakit kung malapit yung ganking, bakit lamang sa kills ang ano? TNC. Ay, di, malapit nga yung ganking. Malapit yung ganking ng TNC. Pero wala silang barb. Yung laning phase ng Mineski, medyo malupit din. Ah. Kung baga wala nagawa si Samage sa task kanina laban sa lifestyle. Ano daw ang tawag sa kalahati ng putlong. Ano? Ano? Haplong. Haplong. Lako po, yun yung... Ay, pero hindi mo sarap ang putlong eh. Ang putlong ay... ay hindi... May keso yun. Hotdog talaga ang the best. Walang dating yung mga putlong na yan. Walang dating yan. Hotdog pa rin. Hotdog talaga. Ito na. Ito na. Maitim ang usok. Ay, maitim ang usok dito. Bakit ganun? Oy, ito na. Kumikislap, kumikislap. Oo nga, oo nga. Smokers, creepers, Kuya Magic. Sikretong malupit, sikretong... Uy, dagger. O, nakaramdam si ano, Armel. Ako po, naku po, Kuya Samage. Nakakisamage ang bola dito. Kailangan niyang makarabage. Naku, si ay, nakaramdam sila lahat. Ay, pumasok na with the barrel strike, mga kaibigan, Mr. Moshi. Uy, reverse polarity. Wala tinamaan. Uy, tatlong tinamaan ang ravage dito. Call down. Lahat binuhos ng TNC. Tatlo na wala sa Mineski at inaabol pa ngayon si Mushi at saka si Jabs dito. Oop, ayun ang hotdog mga kaibigan. Epicenter. Oh. Di, para lang masalba si Uncle Mo. Oh. Ah, so, makataas dito si Uncle Mo. Ang malapit dito, maganda na yung initiation ni ano. Maganda ng spider sense. Paring Jabs. Kaso si Samage, sabi siya ni Ref Paul. Ang problem dun, nakakraken shell kasi yun. Oo nga. So parang ano, Matic na wala. Hindi mo dapat ira-rebel yung may ravage. Matic na yun eh. Pero what a play mga kaibigan. Beautiful play by TNC. Ito na yata yung chemistry ng kinakatakutan natin eh. Kasi unang-una may pass kasi sila kay Chip Armel. Kasi Europa pips ni Len eh. Bago pa lang si Chip Armel eh. Pero ngayon naluto na yung sinigang nila. Sinigang pati hotdog. Yung hotdog bid. Sir Chip. Iba talaga si Sir Chip. Iba talaga si Sir Chip. Tsaka biruin mo Armel, si Chip Armel. Siya yung una nagdagger dun sa laban na yun. Kumbaga na spider sense siya na nakasmokus yung Mineski dun. Galing. Ang galing din nung pwestoa din ni Nick sa Assassin. I think it was Dave. Si Ahit, medyo nag-selfie, no? Nag-reverse sa kawalan. Tinamaan naman niya yung Tidehunter. Ang problema, nawala agad. Kasi... Tsaka, syempre, hindi mo naman dapat i-re-rebel si Tidehunter. At si Boy Hotdog ang i-re-rebel mo. Ito, delikado dito si Ninja Boogie. Ninja Boogie pala. Si parang Ninja Boogie yan. Feeling ko, kaya nag-reverse din si Ice, point of no return na eh. Kumbaga, kailangan yun na talaga. Napalaban na siya eh. Hindi, syempre, itay mo nalang mag-rabbit. Tsaka mo counter-rebel. Pwede. Pero kaso lang sila yung mabante kasi, no? Mahirap din yun, boss doon. Kasi pagka-rabbit yun, automatic yun may follow-up eh. Yun na yun eh. Dapat napalabang ka na eh. Si DP talaga dito, wala masyadong ambag sa esports eh. Si Moon. Moon? Wala masyadong ambag. Kailangan maganda yung silence ni paring Moon dito. Ang problema sa kanya, masyado siya malambot. Pag tinamahan siya ng mga ultis, kung wala siya BKB, goodbye na siya. Nako, ito may BKB. Ay! BKB ng hato. Tapos na si Ajor dito. Kuya Ajor. May Kenny picnic. May Kenny. May Snake Nick, si Kuya Stealth Assassin. Pwede nilang ipronta dito si Samage. Tapos paluto na lang yung ano yung kanyang katawang ano. Walang katawang ano, dagat. Walang ravage dito. Walang ravage. Dagat na siya. Kahit sabihin mo, bigyan si Uncle Mo ng empower eh. Pag hindi naman siya makahampas eh. Wala rin silbi yun. Ay, pat siya. Tsaka ang daming pwedeng pantakas dito ng TNC. You have the spike carapace. May pay ship. May stand pa ni paring Kuku. Di ka makakampas talaga rin kagad dyan. Pero kung nasa Mineski side ka, takid na talaga to. Kasi unang-una, wala ka nakukuhang objective sa ano eh. Death Prophet eh. Ang kailangan nilang gawin dito, malagay yung Static Storm dun sa Tidehunter para hindi siya maka-ravage kahit anong mangyari. Kasi at least yun, masasilence talaga siya totally. Static Storm and silence. Parang wishful thinking yan sa TNC. Tama. Hindi na nila sasayakan itong oras. Oras na eh. Kumbaga, ano na to eh. Ito na yun eh. Uy, nag-milestorm na si ilang beses na silang binosit ng Mineski sa ano eh, sa mga qualifier eh. Ito na yung bawi nila eh. Na-research na nila. Kumbaga, aanin mo ang qualifier kung sa mismong laban. Doon kayo. Machuchugi. Machuchukchak. Tama ka dyan, boss doon. Ever since TI7, tinatalo sila ng Mineski. Ito na ata ang pag-asa ngayon ng TNC mga kaibigan. Sila nangunguna sa laban natin.
Nagsiset up sila ng wards dito sa Roshan. Mukhang ito na next objective natin dito. Guardian Greaves. Para kay Tidehunter, paring Wolf. Yeah. Sabi ni Ian Miguel, we love Mineski TV from LA to the Bay. Hello. What's good? What's Oy, LA. LA to the Bay. Oh, LA to the Bay. Group placement ba to? Parang ano to, di ba? Group stage muna. Best of the best to. Best of the best. Parang first, parang maglalaban-laban lahat eh. Tapos pataasan ang standing. So, this is only best of one? Best of one best lang. Best of one lang. Ang malapit dito, Swiss format. So, kunwari, sa round number 2, ang maglalaban lang yung mga 1-0 tsaka yung mga 0-1. So, kunwari, yung mga nanalo, sila lang maglalaban. Padulo ka ng padulo. Padulo ka ng padulo kung lahi kang ulat. Swiss format. Yep. Parang Swiss cheese. Swiss cheese. Ang pinakamababa mo dapat dito at dalawang talo lang. Kung hindi, bagsak na. Chugi ka na. Chugi na. O tagilid na. Tagilid na. Wala, hindi ka na makapasok sa playoffs. Pero, okay. Hindi pa. So, maganda pinapakita ng TNC, mga kaibigan. Unang laro. Kumbaga, ito yung reforma na hinahanap ng mga fans. Tama ka dyan. Pinapizza party si... Si paring 1437. Oo, at nagbubunga na. Kumbaga, ang hirap din siguro nila kasi kausapin si 1437 eh. Imbis na makapagsalita sila ng Pinoy habang nagka-clash, napipilitan sila mag-English talaga. At is ngayon si Armel, uy! Kahit uy lang, maintindihan na nila agad. Mapagano na lang sila. At eto mga kaibigan, tactical pause. Para sa laban natin, nag-DC muna si Uncle Mo. Sabi ni Kuya, love you from Cavite, just got home from SL. What's Edsa. Good? Uy! Nagpunta ko para makita si Crush for 2 minutes. Oh. Sino kaya yung crush niya? Sino crush niyan? 2 minutes? 2 minutes? Grabe. Pwede na. Ligaw ano ba? Masulyap lang. Masulyapan lang. So yung mga tactical post. Yung baka nagtatanong, ano ba yung Benjamin? Eh, mamaya, panoorin nyo na lang yun. Pero alam ko kasi... May giveaway tayo mamaya eh. Almost every stream meron. Meron. Ang grand prize natin is yung Adidas NMD yung crap. Upuan tsaka yung gift certificate. Grabe naman pala tayo magpamigay dito pambira. Dati mga arkana lang, ngayon talagang real life. Hindi kasi mapasalamat tayo sa ating sponsor mga, na tayo sponsor at syempre sa mga masusungid na nanonood. Bye-bye. Si Jack in the Box sa Diner List at sa Mineski Infinity, maraming salamat sa pag-sponsor ng ng mga giveaways namin. Malapit. Tutok lang kayo mga chong kasi kailangan nyo lang gawin para manalo kayo manood ng stream. Kada 10 minutes meron kayong isang ticket. Ang tawag sa ticket na yan, si Peter Ocampo, sabi niya meron na akong 25 Benjamins. Mahusay mo nag-iipon to. Kasi may strategy dito eh. Pwede mong ipasok sa mini raffle yung Benjamins mo o magtanim ka muna ng maraming Benjamins. Tapos, i-balljackin mo sa grand prize. Ang ako. Solid yun. Sapatos yun eh. Mas maganda na. Maganda rin na mag-ipon ka rin ng konting Benjamins. Para kung sakaling. Pachipoy-chipoy. Kasi, mga kaibigan, syempre, hindi naman kayo. Mahanap ka ng NMD sa Pilipinas. Okay. Pero mahirap magala ng NMD ha. Lagi sold out yun. Tsaka na libre. Tsaka size mo pa. Libre. Size pa nila yung bibigay. Ganong kalupit. Ganong kalupit. Pabira. Pwede ba tayo gumawa? Pwede ba tayo sumali dyan? Oo nga. Pwede kaya tayo pwede tayo sumali. Sabi ni Raging Kulas, 19 Benjamins. Ano ba sinasabi nyo? Hindi dadami ang Benjamin nyo at points nyo. Kung magta-type kayo dyan sa chat, kailangan. Magpabati na lang kayo. Automatically, every 10 minutes. Uy, lahat sila nag-type na ng Benjamin. Medyo nasyong ano yata kayo. Nawala kayo sa hulog. Automatic yan. Alam nyo, hintayin nyo yung sinasabi ni Mubot. Ayan enter the mini giveaway by purchasing a ticket here. Ayan, click nyo yan. Basa-basa din. Magpabati na lang kayo. Napanood naman kayo. Basa-basa kayo, mga chong. At yun na nga, sinasabi na nga namin. Saan ba galing boss doon yung word na Benjamin? Ang Benjamin kasi, noong unang panahon, ay isang currency ng mga Amerikano, mga Murican. Benjamin Franklin. Actually, dalawa kasi dapat yung pinagpipilian. Unang-una yung yung Bariyapi. 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 yun eh. Bariyapi. Ay, spayod. Tapos, naging ang tawag doon? Dati Yapi points yun ah. Yapi points. Eh, syempre, alam mo. Nagbabago ang panahon. Makanti yata yung tatlong caster format eh. Kung konti lang yung ikakase. Pero, hindi. Madami ngayon. 8 games ngayon. 8 games. 8 games! Wala ba tayong Banayad? Alam nyo kasi. Pang 5th game na to. Una at huli nyo nang makikita si Banayad. Kasi,
ibaban na yun. Oo. Oh. Di pwede yun sa Twitch. Na paano ka naman? Di kami yung promote yun. Masama yun. Masama. Di kami nag-promote. Pang FB lang yun. Ang nangyari sa laro? Yan yung DC. Hindi na kinain ng Mineski. Mga nang magta-top out. Ito na. Ayan na. Nag-outpost na. Ito na. Okay. Oh, tinan mo, may nag-exclamation bariyapi pa. Parang mas nagustuhan niya. Nagagalit na GF ko. Kakanood ng Dota. Eh, pag nanalo ka naman ng gaming chair at pinaupo mo si Madam. Oo, sulit na sulit. Ang galit. Alam mo, masarap sa Tewop yung ano na yun, yung gaming chair na yun. Sa Tewop? Ano ka ba? Masarap sa Tewop. Okay. Tawag doon, Edewop sa Tewop. Oo, Edewop sa Tewop. Okay, back to the game na mga kaibigan. Okay. Okay, eto na. Kailan ang grand room? Malamang sa dulo pa yung grand room. Pero ang sinasabi natin dito, mag-ipon na kayo ng Benjamins. Yung mga Benjamins na yun, yun yung ano nyo, yun yung pwede nyong i-rapple. Isang way ng pagbibigay ng Mineski TV sa mga masugid na manonood. And of course, we have to thank yung ating mga sponsors. Jack in the Box! Mineski TV, and of course, Diner List. Yung app. Yun. Download nyo rin yan, yung Diner List. Ayan. Eh, sa mga application stores niyo dyan. 16-7, back to the ball game muna tayo, Boss Lon. Medyo lumalamang ang TNC dito, pero Mineski, hindi pa rin sila nagpapatalo dito dahil si Mushi, inaangat niya yung bottom lane dito hanggang tier 2. Sabi nung isa natin tropa, si Marco Panganiban, yung 10,000 GC daw, sulit na sulit kung mapapanalunan niya. Isipin mo, ilang date yun, men? 10,000 GC! Oo nga. Grabe. Ilang kain yun, gift certificate, Eh, ang diner list, ano yun eh? Sikat sa America. May discount pa yun. Discount pa yun. Yummy. Pwede. Sama nyo na kami. Pwede pa isama. Yung i-date mo, pwede mo dalhin sa mga fancy-fancy restaurant. Oh, kunyari, may pera ka. Pero thank you very much nga pala yun. So, wag nyo nang... Ayun na nga. Wag nyo nang ang i-ano. Wag nyo nang ang i-type yung Benjamin. Mga sirao. May nag-subscribe. Sino nag-subscribe? $25! $25, Benjamin! Isa na yata sa pinaka-time bigs na repa natin yun. Big time. Salamat po sa nag-subscribe na... Saan makakabili ng Mineski Gaming Chair? Secret Shop. Runway 00. Unfortunately, parang CF Flaris. Parang hindi siya binibenta eh. Kaya gini-giveaway lang siya. Secret. Pero alam mo, inaabangan dito si Uncle Mo ni paring teams ha. Ito na si Uncle. Ito na, back to the game. Hindi ko kakancel lang niya yung TP dito. Kaya si Mushi. Ikaw talaga, Mushi. Uy, wala siyang sasakyan dito. Pinapush lang. Gusto kong manalo. Sinay ko niya lang. Kasama sa plano yan. Grabe si Uncle Mo, ah. Oo nga. Bakit ganun? Ibagising. Ibagising. Gusto kong manalo. Ibagising. Ibatulo. Gigil. Pati nga ng kid death. Maganda performance si Uncle Mo, ah. Yung mga ganung galaw. I never seen that. Alam mo bakit? Sigurado kasi makakarpal si, pero... Di ba? Ang ganda. Sabi niya, best of one to, Comtech Philippines. Best of the best, kailangan ko na gawin ang mga kailangan gawin. TNC Department, Tender Loving Care. Ano ba? Sige na nga. Hindi naman yun yung meaning nun namin. Boss Lon, kailan matatapos sa Provinciano? Itanong mo. Last 10 years na daw yung Provinciano, Boss Lon. Last 10 years na daw. Last 10 years. Sampung taon na lang pala eh. Last 10 years na. Patapos na. Pili ko, pupunta pa ng ibang bansa si Gato. May kalaban siya doon. Provinciano pa rin siya doon. Tama naman. Punta siya sa Vietnam. Back to the game. Masyado na tayo. Malayo sa hulog eh. Dahil kay Uncle Mo. Ganda kasi ng ginawa ni Uncle mo, ibang klase, pang-uncle ang ginawa niya sa babae. Oy! Yan ang walang karpal. Grabe naman yun. Yan ang walang karpal talaga sa katawan. Sobrang bilis nun na faster than the speed of light. Early pa sa bird. Nako, TNC, kailangan nyo mag-ingat dito. Pero kumpiyansa sila dito, Detect sila ng Roshan objective dito. Mukhang ibibigay nila kay pareng Raven. Yung Roshan, mga chong. This might be too fast para sa mag-react ng Mineski dito. At meron pa mga support sa naka-disperse. Lalaban yata sila dito, ha? Uy, kailangan makuha ng TNC agad to. Hindi. Ayan, kuha na. Hindi pupunta si Uncle Mo. Nice. Ang layo ni Uncle Mo sa katotohanan doon, boss. Kunwari lang silang lalaban, pero hindi sila lalaban. Joke time lang pala. Para lang hindi sila magalit yung coach. Sabihin kasi nila, hindi namin kaya. Ganun. Papaliwanag lang sila sa coach. May naka-nullifier, direct. Si Lifestealer. Direct pa F5 na. Si Lifestealer. Lifestealer, nullifier, Uncle Mo. Kung si yung anak ni Gardo, pinanganak sa Maynila. Pero ang tatay niya, probinsyano. Probinsyano pa rin ba yung anak niya?
Nako, di. Pwedeng hindi na. Pwedeng malinenyo na. Oh, mind boggling question. Oh, beautiful question. Beautiful question. Nako po. Pwedeng oo, pwedeng hindi eh. Pero para... kalahati, probinsyano, kalahati, malinenyo. Ang question ko dito, mga brothers, saan gagamitin ni Uncle Mo yung nullifier? Para kaya... Pili ko kay Pac. Like kay Scotty Pippen ba yan? May Scotty Pippen eh. Naku. Kasi wala nang papatay dito kay ano ah. To be honest, pwede siyang gamitin sa isang hero na nag-yules para ma... Kasi may perch eh. Oo. Pwede yun. Sabi or ni Nimrod Vivas, sumabog daw yung anak ni Gardo. Ha? Huh? Ha? Di ako, di ako nanonood nun eh. Ano ba binabalik mo, MacGyver? Oo. Di ako nanonood. Alam ko, ito kasi ako nanonood. Muted. Muted. Aray. Hindi siya nakagamit ng kahit anong item. Iba to si Uncle Mo ngayon, Mina. Parang uminom ng tongkat ali. Ito na. Pinagbabawal na mot ka. Iba yung kinas eh. Nakatongkat ali, parang nakainom ng banayad ata. Ay, banayad. Maganda yung gising. Banayad energy drink. Oo, maganda yung gising ni Uncle Mo. Maganda gising ni Uncle Mo. Beautiful. Maganda ang gising. Pero kasi... Gigil na gigil. Sakit ng nullifier na yan, pare. Meron niyang sacred relic damage. Plus yun nga, yung mute mechanic. So, yung pack dito, kapag nakalmot ni Uncle Mo yan, di niya magagamit yung mga Veil of Discord, dagger, kahit ano pa. Di nila papatakasin si Armel dito. Taas ng damage. Isipin mo naman pag naka-armlet siya, plus 220 in damage siya, mamin. Uy, mataas, mataas, mataas. With the empower on top. Good luck sa thesis mo. In 2 weeks time, thesis submission na namin. Oy, sa'yo, may akang mag-comment dito. Mag-comment ka na sa papel mo. Oo, haralin mo muna yung papel. Haralin pero kasi, yan. Sino ba naman di makakatanggi sa Mineski versus TNC? Oo naman, mainit yan eh. Lalo na pagkigil pa to si Uncle Mo. Uy, oy, oy, na. Pumasok dito. Gigil na gigil. Oy, pero pumasok ang static storm dito mga kaibigan. Raven, gigil na gigil si Uncle Mo. Gigil na gigil din si Raven dito. Nakapag-BKB, inunan si Ninja Boogie dito mga kaibigan. Oy, balik dito si ano, pero mukhang mamatay si Uncle Mo. Oo, double kill si paring Raven. Desperation na tempion. I mean, bakit mo naman, hindi pwede na. Patay yung pake, hindi na masama. I think in-expect nila na may follow-up dun sa Rev Paul, pero hindi tumating. Pero never ko nakita yung Dead Prophet na nakatulong ito. Ubus ang Mineski dito. Nice play coming in by Kuya Raven. Si Raven na talaga magdadala na bola dito. Hindi rin maganda yung play ni Master Ice dito. Ayoko nang galawan ni Moon dito, Boss Lone. Wala sa vitamins, no? Patay siya dito kay Raven. Walang tongkat ali. Kulang sa banayad to, si paring... Patay siya dyan, men. Nahuli pa siya ng hotdog, na maalidik pa siya. And three heroes will fall for Mineski, mga chong TNC. Mukhang maganda ang gising nila dito sa Bucharest. Mas maganda talaga yung ikot ng ano ngayon, ng TNC. Unang-una, dami yung fact na... Uy! Ako mamatay pa yata dito si ano. Sa Lagubang si battle to. Oh. Sa Lagubang versus Scorpion. No? Ayan o, ni Yules. Blink out. Ayaw pa kasi mag-blink dito si Jabs eh. Pasaway eh. May ano yan eh. May points. Wala ka na mana. Wala pa lang mana. Galing na TNC nga mga kaibigan. Beautiful place by TNC. May pakiramdam ako. Di rin kasi maganda yung start ni Ice eh. Kahit nabigyan siya ng free farm sa baba. Kumbaga ang hirap kapag yun lang yung form ng initiation. Tatsi, pag nagsubscribe ba, mas malaki chance manalo. Wala po. Pantay-pantay tayo. Demokrasya. Pero babatiin namin kayo from the bottom of our hearts. Pag nagsubscribe kayo. Tsaka ang ano kasi, pag nag-subscribe kayo, yung mga VODs, yung mga kulitan, mapapanood nyo yan, mga chong. Kumaga... Ang question ko dito, bakit tinitipid nila yung Red Bull? Pili ko, this is the time to shine. I mean, if you're Mineski, backs against the wall, pili ko that mauna na kayo eh. Para lang pag noon na sila, tas... May ravage eh. Laging makakapag-ravage to siya. Ang maganda sa TAC, checkmate kasi yung ano eh, checkmate yung lineup ng Mineski. Tapos, hindi mayaman yung DP. Dapat nakakapalag yung Mineski dyan. Pero, tinatamaan siya ng clips. I agree. I think yung hindi nila ginagamit dito yung rifle masyado silang conservative. Even yung Death Prophet Ultimate, hindi ko pa na nakikita aside from the... Hindi, tsaka ito. With the next, ako patay na naman siya. Uy, patay na naman si Moon. Tambay sa tavern, mamen. Nice play. Ito kasi, pili ko talaga na checkmate sila sa lineup eh. Di ko alam kung pangilang pick yung type. Last pick yung type. Oh, di ba? Nice play. Kaso na kinakain lang nila yung type sa uni. Hindi naman yun yung problem dun eh. Yung mechanics ng pagpasok eh. Tsaka feeling ko sa galaw eh, sa chemistry eh. Wala. Feeling ko yung chemistry din talaga. Wala sa ulog yung laro ni Moon. Sobrang gigil tong si Mushi, pero yung teammates siya parang ayaw manalo eh. Walang... Then, siguro for the first time na... Uy, pero hindi, mas mabilis mag-push yung ano ah. Yung Mineski. Si Naik, si Life Steam. Ay, may pinabalik.
May pinabalik sa mid, hindi sila makakapag-TP agad. Uy, napabalik si Savage, walang Ravage. Ay, kaya ata nila, pero makunat. May Ravage pero ayaw nilang i-repol. Ayun yung mga ganyang commitment. Dapat nire-repol mo na yan. Alam mo yun? Oo nga. Uy, uy, nag-epicenter. In-epicenter na lang. Uy, walang Ravage. Nako po, ma... Nako, nako. Mainit to, mainit to. May nagawa ng TNC dito. Nagpapadogi-dogi pa sila. Ayaw pa nilang ayusin. Napabalik si Savage. Ito ang sabi natin dito, mga Reba. Maganda na yung bitaw ng TNC. Meron silang Aegis, pero sila pa yung naka-counter push. Napaano naman sila doon? Tapos ngayon, baliktad na mundo. Minom ng balayad whiskey energy drink si Uncle Mo. Si Uncle Mo nagpo-push. Yung mabagal ang kamay. Napaano ba naman yung TNC dyan, man? Yung Uncle. Pero si Ninja Boogie talaga yung nagdala noon. Siya yung nag-glimpse kay ano eh. Siya yung nag-glimpse kay Sami eh. Dahil natarantang itik rin yung ano eh, TNC. Ano ba yun? Bakit sila nag-back doon? O sige, mapasaga na sila ng barracks. Natakot sila kasi kay Uncle Mo. Uncle kasi yun eh. Natakot ka kay Uncle Mo. Wala namang ganong gamit. Nalipayer, takot ka dyan. Napaano ka ba dyan, men? Eh kasi kung magkakinabahan na sila, lahat sila napatipi. Nasaay ko sila lahat. Wala silang Ravage ngayon. Wala silang Ravage. Alaban si... Naku, tagilid ang vapor. Ayun na nga sinasabi ko. Ito na. Ano ba nangyayari sa TNC? Dapat nagtago-tago lang muna sila sa base. Wala silang Ravage. Ano ba yan, men? Ako si Ravage. Ako nga po si Ravage. Ito ang Clash Course. Ay, nako. Hupak na si Uncle Mo dito. Trabahong marino, ha? Alam mo yun? Si Ice. Alam mo yung ano? Ikaw yung kapitan ng barko. Ikaw yung nagtitik-tik ng ano. Ikaw na lahat. Ikaw yung nagtitik-tik ng mga kalawang. Ikaw nagluluto. Ganun na yung ginagawa ni Uncle Mo. Naglalagay ng mga uling. The breadwinner. Captain mo. Yung mga ganda, dapat masaya na kayo sa mga gandang moments. Hindi, feeling ko kasi nakalimutan ng TNC dito. The main objective is still to push. May Aegis pa ba? Directingan mo. Meron. Nakakawala lang, kakawala. Na. Ayun na nga. Hindi na natin sinasabi dito. Siyempre, Pinoy team ang TNC. Kailangan nating coachan yung TNC. Sabi natin dito, ang layo na sa hulog eh. Like 11,000 gold difference. Tapos wala pa sila nakuha ang objective. Oo. Lagot ka kay coach mamaya sa manager kung sino man ang coach. Papaluhin kayo niya ng batuta. Na-force react na rin sila kasi kanina rin kay Uncle Mo sa baba. Nakita mo naman yung damage ni Uncle Mo sa tier 3. Kumbaga kinabahan na sila. Ganun na si Uncle Mo. Galit na galit siya eh. Wow! Pak na pak! Ayun na naman. Wasok na naman si Uncle Mo. Kapitan Mushi. Nagigil. Ang malupit dito kay Uncle Mo. Kahit sino pala kaya niya ng kupakin eh. Ngerten, kasi meron siyang nalibayer eh. Pagka walang matibay kay Uncle Mo ngayon eh. Ako, nag-BGP na si Death Prophet. Finally. Ako, TNC na. Wala sila sa hulog ngayon. Dapat ngayon, automatic objective. Basa-basagin yung tore, tamang siege. Di ko alam. Ito na. Ang problema kasi dito ah, hindi napapansin na TNC. Baka mamaya mapanatik sila. Yung parang panatik na, yung baba lagi na mapush. Natipian. Kailangan mag-step up din ni paring Moon dito sa laban na to. Hindi lang pwedeng si Uncle Mo yung makitaan natin. Ang question ko dito, ba't parang natatakot yung TNC mag-push? Marami naman silang gamit eh. Marami. Pero hindi. Ito, Formation X. X-Battalion. Hindi mo rin pwede baliwalayin talaga yung nullifier dito, boss Lon. Kaya kumbaga kailangan sama-sama talaga sila. Hindi, pag sama-sama naman sila, nullifier, wala. Isa lang yun eh. Ito na! Nahuli sila! Oh my God, delikado sila dito, pero may call down pa dito mga kaibigan. Meanwhile, si Mushi dito, hinahabol niya ang nakanalipayan na si Pak. Habang tumatakbo na lang ngayon ang side na Mineski, nag-TP out na si Moon. Naiwan si Uncle! Naiwan ang kapitan! And Uncle Mo will go down. Wala yung RP. Ang layo ni Ait. Wala din siyang buyback doon. Tapos na yata ito. BKB TP. Si may buyback, directing. Walang buyback si Lifestealer. Wala silang buyback, yung dalawa. Nice game. Very good. Beautiful execution of skills coming out from TNC, mga kaibigan. Oo, makukuha nila to, possibly. May Ravage pa. I wonder kung ano yung play doon, oo. Hindi, pumasok sila doon, na-impale, di ba? Na-impale, na-barrow strike ang problema, walang ano. Walang follow-up. Oo. Walang kasunod. I'm really wondering why, kung bakit hindi makapasok dito at sobrang... Tsaka sobrang tipid ni ISIS mag-red pull. Hindi na dapat ganun yung tagilid ng Bavor eh. Ulti, Red Bull, silence ng DP. Alam mo yun, marami ka naman pwedeng gawin eh. Pero feeling ko you have to give credit sa TNC. Ang ganda talaga ng lineup nila. Checkmate, Mineski. Beautiful lineup by TNC. Especially yung ano, yung combo ng parang triangle offense ngayon yan eh. Tingnan mo si Samage. Napagtaka talaga dito si Moon. Ayaw pa rin talagang bumitaw, mamen. Oo nga eh. Parang ano bumitaw? Nakahangin. Walang...
Ayun, eto na. Uy, pero walang tinamaan ng Skuwer. Grabe, alam na kagad ang TNC yun. Binitaw na. Eto na yung mga coconut na. Tumatama kayo mo. Binitaw na din ng exorcism dito mga kaibigan. Ine-FF talaga nila yung Tide Hunter. Oh. Ayun, oh. Ine-FF nila yung Tide Hunter kasi masakit. Oo, nawala ng Ravage dito ang side ng TNC. Mag-aabol pa ba ang Mineski dito? Nag-aabol sila, Matic yun. Hop. Not bad by, not... Feeling ko dapat ganun na yung ginagawa nila eh, pero ewan ko. Pero hindi pa magi-give up ang Mineski dito. Kumbaga, of course, hindi sila gi-give up. Kayang-kaya pa nila yan. Gagawin na silang Chubibo dito ng ano. Mamaikroy na lang sila dito. Super weird. Ang nangyayari, well, I think doon sa kaninang fight, kung ba't hindi nakatalon din si... Doon sa may bandang mate, kung hindi nakatalon si... Si Ice. Baka tinamaan siya ng ligaw na flak ka noon. Hindi, malayo rin siya eh. Hindi, ang layo niya sobra. Wala siya sa, ano, wala siya sa vision. Blinking range, oh. Kasi, makapaisip ko talaga eh, bakit di siya pumasok? Nakapagtaka. Kasi magkakadikit din doon yung TNC eh, no? Kung na-ravage sila ng maayos yun, parang... Ay, kung na-reverse polarity niya yung ng maayos yun. Kakay babe. De, ako, this all boils down to ano na rin siguro. Mahirap na rin patayin yung Gyro. Nahirapan na rin sila. Pero that doesn't mean na hindi sila kikilos. Oh. Saying nga, may mga opportunities si Mineski, but you have to give props sa ano, sa TNC. Ang ganda ng pinapakita nila dito. There's another Roshan, I think. The plan is just to starve Mineski out. Get an Aegis. Tapos push na, tapos na 'to eh. Yeah, sama-sama na dito ang Mineski sa top lane natin mga kaibigan. Hindi na nila hinahayaan si Uncle Mo mag-isa. Kaya naman din talaga nila pumitas eh. Problema, sadyang na-outsmart, outplay lang. At wala rin nagagawa talaga din si Moon dito, paring Wolf. Eh, tsaka si Deep sa laban natin. Patingin ng kill death direct. KDA. Ay no, 30 Ori. Baka naman, boy, beats. Sobrang last. Nagayaw yung alaw si, sino ba yung Tide ngayon? Si Samage. Taka-Ravage lang. Mabato niya yung Ravage, mission complete na siya eh. Ang pinaka-importante naman sa TNC, hindi mamatay yung hitter eh. Until such time na kung comfortable sila na yung Gyro makakabana, they will still win. Eto sure, na. 100% sure. Eto na, pumasok mga kaibigan. Sinong una nila mahuhuli? Si Paring Kuku. Talagang ano na yan eh. Matic na yan eh. Oo, Kapitan Kuku na yan. Pero sa likod nila, ito ah, bumabackstroke dito. Oy, yung si ano, si Chichip. Chiparmel. Bumabak. Hindi na pwede yun. Medyo makati to. Oo. Hindi, maganda yung ginagawa ni Chiparmel dito. Kumbaga, this is one of the less riskier ways kung paano manalo. Which is, yun nga, tamang split push lang. Scuddy na pala to. Ay, naku, ang sakit. Scuddy, sakit na ni Raven. SNY, napakakati. Magbabutterfly pa siya dito, so hindi na kagad may hit ni Uncle Mo yan unless mag-BKB siya. Oo. Pero ito, oy, may plano ha. May plano Mineski dito. BO1 to mga Reba, yes. May plano, nakasakay ngayon si Mushi. Kaya isa-isa-isa. Ang plano ay patayin ang aeroplano. Si Gyro. Patayin ang aeroplano. At I think Roshan is also next target para sa pala sa team. Patay si Moon. Oy, nakita ko. Hindi siya naabutan ng ano, Baro Strike. Baka Pinoy hands pass yan. Hands. Kino lang sa Pass hands, oh. Pinoy hands, bro. Pass hands, teams. Oh. Ano na yung teams yan? Nakita niya kagad pagkaikot ng Mineski. Alam niya may center. Pero alam mo itong ginagawa na TNC. So, actually, a very good idea, no? They're just waiting for the right moment. Di sila nagsusuper aggressive. Baka mamaya eh, tinamaan sila ng bugso. Namdaming further sa smoke. Mga Reba, ito na yata ang mabati sila dito. Teams on the front line. Naku, patay si Ninja Bogilis. Naku, Taipan. Oh, pero may counter go mula. Pero ang ganda ng Ravage dito. Tinamaan ang tatlo, mga kaibigan. Raven, naka-BKB na siya. Godlike na siya dito, mga Babidi. At sinusunod na nila. Walang Red Ball follow up, mga Chong. At Ice. Tumatakbo na lang sa kanyang buhay. Tapos na nga. Nice play coming in by THC. That smoke sealed the deal. Grabe, eto na. And of course, you have to give credit sa lineup and of course, the strategy. And napakaganda, napaka ano strong. Very, very strong performance by Raven Durant. Grabe ang nangyari dito, Boston. Tandaan natin, after TI7, hindi na nanalo ang TNC. Pero eto na. Yeah, the official lang tournament, pinainit na nila. Ang maganda kasi sa TNC, patience from Joe lang ang kailangan mo sa TNC. Kumbaga, baka, nagluluto lang sila. Hindi naman ibig sabihin natin sila mananalo, aba buhay na sila talo. Diba? Hindi ganun ang Hindi ganun ang Nostra. Ang plano, may aeroplano. Tandaan dyan, pag may aeroplano, sure win. Oh. Wise words coming from me, must have an eye, bros. Lakas ng Gyro ngayon, hindi siya na ulat si. Hindi nga. Pinakamataas na win rate, sa may pinakamataas na pick rate. Parang pag mataas na pick rate, mataas din yung win rate. Ang question dyan, ba't di siya binaban, Sir Chip? Kaya,
Pwede mo, pwede ka kasi kunwari, mag-contra bulate ka dito, pwede ka mag-jog, contra bullet, contra bulate. Pwede ka mag life stealer. Mga ganun. Tapos kasi ang dami din kailangan ba ni? Mga Earth Spirit, mga Ayo. I really think na nakawa naman ako kay Angel mo. Hupak na hupak no. Hupak na hupak. Saan lang mangyari yan? No? Kung kailan siya yung... Kung kailan siya ibida, no? Oo. Tsaka siya yung natutuwi. Pero alam mo, nakakapagtaka dito si Angel Ice na si Mr. Cool. Si Mr. Cool ang sumasaklay. Tsaka si Moon. I mean, yung mid-game na Mineski dito hindi masyadong maganda kanina. Sa totoo lang, yung... Pili ko si Moon kulang na sa vitamins sa patch na yun eh. Kailangan iba na rin yung hero mo ngayon eh. Bagong patch, bagong buhay. At ang uso nga ngayon, aeroplano boy. Okay ba? Wala eh. Na-jolats talaga dito si Moon. Ito, pag nanalo Mineski dito, eh, wala. Na, tapon ko na cellphone ko. Flat na ang Earth pag nanalo Mineski. Flat na ang Earth. Oo, flat na ang Earth. Pero we've seen a lot of things, bro. Oo. Alam mo, nakakambak na rin yung Mineski sa mga ganitong sitwasyon na mega creeps. Mega creeps. Lagi naman ganito eh. Hindi sila pang mega mga hero nila, hindi pang mega. Kailangan nila dito si Ice. Kasi kung walang kayo power, goodbye hotdog. Kailangan gumising niya. Si Angel mo. Nako po. Si Mr. Hupak na Hupak. Nako po. O, ginagawa niya na lahat. Ginagawa niya na lahat. Hupak na Hupak siya dito. Oh, pero naspatan na siya ni Team Silog dito. Di siyempre, bubugbugi ni Kuya Team siya. Oo, ayan na. Oh. Uy, naku. Uy, Angel. Uy, no silence. Di siya makapasok. Uy! Ay, yung ba dito si Angel mo? Easy lang kayo. Easy ka lang, Majid. Oh, hinuhulaan pa. Hinuhulaan pa ni Armel, oh. Easy ka lang, Majid. Kasi di mamamatay ito. Mega. Oo, di mamamatay. Mega yan eh. Baka naman mamatay. Diyan na talaga yan, oo. Niloloko na lang ng TNC sarili nila. Hinabangan nila. Sili ko dapat. Oy! Pumasok kasi hinintay niya lang yung impale. Grabe. Galing niya. Galing. Grabe naman yun. Talaga sabi siya, hupak na hupak siya. Hupak na hupak. Oo. Hupak na hupak. Ano yung sabihin nun? Baslon. Malakas. Hupak na hupak. Ano yun? Pwede pala yun. Alam mo, nag-aabang na lang yung Mineski dito sa face sardines, nila. Oh. Mega sardines na yung mega creams. Napaan na naman sila. Ano yung century 2 na? Naku! Naku si Raven, gusto niya na ng death. Uy, grabe! Ang nasukot yung damage. Perfect game kaya si Raven. Wala pa siya death, mga kaibigan. Lapset. Lapset si Sil. Nilapset nila si Raven, mamen. May Aegis pa ngayon. So, paano pa talaga mapapatay yan? Eto na, throne na lang. Ay, naku, Mineski. Nagdadasal na lang sa base nila. Ano the escape? Hop! Hoy! Eto na si Raven, mga kaibigan. Inuli. Ay! Ramage sa apat! Eto na nga ang BKB. Raven, ang una mawala. Pero meron siya Aegis dito, mga kaibigan. At epicenter para sa Mineski. Eto na ata ang gusto ng side ng Mineski dito. Raven, ayun na nga. Ang aeroplano. The airplane. I'm living on an airplane, mga kaibigan. Uy, pero naglabas ng mga mumu dito si Baring Moon. Mr. Emel, pumasok dito with Illusory Orb out. At Death Ward para kay Kuko dito. Double Barrow Strike para kay Mr. Teams. At hindi pala Barrow Strike. Impale pala yun. And Static Storm. Buyback para kay Moon dito, mga kaibigan. Sa pang Mineski dito, Scooper into the base. Uy, no, paisa lang daw! Paisa lang daw! Nope! Hupak na hupak! Lapset is real! Hupak na hupak! Si Uncle Mo! Hindi pinaisa! Oo! Hupak na hupak! Oo! At yun na nga po, mga kaibigan, sinuko na ang bataan! Sinuko na ang vapor! This is looking very good para sa TNC! Sa TNC! Nako. Mali ata ang Nostra natin dito. Ano ba pinag-Nostra nyo kasi? Ang Nostra namin.